So makikita po natin dito sa ating likuran yung mga krus na nasa ibabaw ng mga puntod. Yung ilan sa mga nicho dito ay wala ng laman at ayon sa mga nakausap natin, pag halimbawa daw nagkakaroon ng storm surge ay tinatangay yung mga bangkay papunta dito sa mainland. Totoo ba? Oo. Akala ko na yung mga damit na nadadaanan natin galing lang dito sa mga bahay. Pero eto pala yung mga suot ng mga patay na inilibing dito. Parang tumindig bigla yung balahibo ko nung nalaman natin yung kwento ng lugar na to. Kaya tabi-tabi po para sa mga nananahimik dito. Hindi po namin intensyon na gambalain kayo. Gusto lang po namin makita o ipakita etong Kuaming Island. So dito lang sa tabi nitong fishport, makikita po natin yung daungan ng mga bangkang pwedeng masakyan papunta dito sa mga islang sakop ng Getafe at mga katabing bayan. Sobrang dami ng mga bangka na nakadaong ngayon dito dahil nga sa market day. Yung ilan sa mga taga-isla ay nagpunta dito para ibenta yung mga produkto nila tulad na lamang ng mga tuyo. So dito uso pa din daw yung tinatawag na barter. Kasi kung wala po tayong pera, pwede po natin ipagpalit yung ating produkto sa ibang produkto. Ayan. Makikita po natin na ginagawa o under construction yung kanilang malaking daungan. Dito kasi sa Getafe, dalawang daungan yung makikita natin. Meron para sa mga bangka at meron din naman para sa mga ferry o yung mga barge dun sa kabila. At yung daungan para sa mga malalaking barko ay under construction ngayon. Okay? Dito? Tarik. Tarik. Para saan to? Yan, sa bangka yung parang... Katig. Oo, katig. So, hindi lang pala sa Masbate, may mga ganitong sea creatures. Kasi dito sa Getafe, makikita din po natin yung mga jellyfish na kung tawagin nila ay bulbogs. Ayan. Ito po yung mga black jellyfish na marami ngayon dito sa daungan ng Getafe. Bagamat hindi na po summer, nagsilabasan naman ngayon itong mga black na jellyfish dahil na sa init ng panahon. Ayan, so mula dito sa daungan ng Getafe ay kailangan lang po natin mag-travel ng higit isang oras papunta sa isla ng Kuaming. So dati pa nating planong puntahan yung isla ng Kuaming pero ngayon lang tayo natuloy kasi ngayon lang tayo nakahanap ng sasakyan na magdadala sa atin papunta doon sa isla. Yan, medyo mahirap kasi yung papunta doon sa isla dahil nga sa layo at mahirap makahanap ng bangkero kung wala po kayong contact. Ito nga pala yung ating bangkero ngayon. Ito sa Sir Narciso. Kung matatandaan nyo, yung vlog natin dito sa Nasingin, siya po yung nerentahan nating bangkero. So dito sa mga coastal towns ng Bohol, dito sa northern part, yung siguradong may mga nakadaong na bangka ay yung sa Tubigon, eto, Getafe, at Talubon. Yung mga ibang port, dun na sa may Ubay, paikot na dun sa Tagbilaran. Tapos ang mahigit sa isa't kalahating oras mula dun sa Getafe town proper ay narating na rin po natin etong Kuaming Island. So dito, dahil nga sa pa-low tide na kaya medyo nahirapan na po yung bangka na lumapit dito sa isla.
Kung makikita po kasi natin sa taas, maliban dito sa buhangin na bumabalot sa isla, eh, meron pang mga buhangin na nandito naman sa bandang dagat na. Yun po yung mababaw na part nitong dagat na kung minsan ay umaangat sa tubig. So dito po tayo dumaong sa gitna nitong isla na kung saan makikita yung sandbar na nagkoconnecta dito sa kanilang sementeryo at dito sa area kung saan marami yung kabahayan. Dahil nga sa halos lahat ng mga nakatira sa pangingisda na bubuhay, kaya makikita po natin sa bahaging ito ng isla na talaga namang napakadami na mga nakadaong na bangka. Itong gusaling to ay dito makikita yung generator na nagsusuplay ng kuryente dito sa buong isla. Maliban dyan, marami din po tayong nakitang mga solar panel doon sa bubong ng eskwelahan. Ano yun? High school? Tapos maliban sa high school, may elementary pa dito? Doon. Okay. May mga danggit dito. Yan, no? Dami. Ito yung mga danggit na binebenta tulad nung palengke kanina na nakita nyo. Grabe. Yung mga naglalakihang gulong umaabot dito. Let's go. Wow. Ano to? Wow. Buhay pa. Buhay pa, oh. Yun na yun. Luto na. Yan, sea cucumber. Parang patola. Let's go. So, yung una po natin gagawin dito ay pupuntahan po natin yung barangay hall para mag-log in o magpaalam sa barangay na nandito tayo sa Kuwaming. So, ito po yung kanilang basketball court at dito sa gilid ay meron pong maliit na simbahan. Yan. So, mas malawak po itong area kumpara sa mga kalapit nitong isla na sakop ng Bohol. Morning. Dito po school. Dito, dahil nga sa sikip ng daanan, kailangan pang mag-giveaway para makadaan tayo. Yun. Nandito na po tayo sa Kuwaming Elementary School. At tingnan nyo naman yung eskwelahan nila. Medyo malawak at medyo marami yung mga silid paralan dito. Ano? Yung mga classroom. Ito yung nakita kong balete na imbis katakutan, ginagawa pang playground nitong mga bata. Yan, no? Meron pang nasa taas. Dalawa pala yung nasa taas. Dito. Good morning, sir. Good morning. Thank you. Good morning. Thank you. Tara, picture tayo. Thank you, ma'am. Anong pangalan niyo? Irene. Irene. Ikaw, sir, ano yung first name mo? Joelo. Sir Roger. Roger. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Yan, so medyo marami din pala yung nakakakilala sa atin dito, kaya marami tayong napagtatanungan. Hello po. Kuya, fans niyo po, kuya. Fans? Anong pangalan mo? Carla Jane. Yan, shoutout kay Carla. So yung gagawin natin, punta na lang natin yung pinakadulo nitong isla. Pakalan mo. So dito, dahil nga sa lawak nitong isla, kaya maliban sa elementary school, nilagyan na rin dito ng high school para yung mga estudyante ay hindi na pupunta sa mainland para pumasok sa eskwela. Morning! Yung mga ganitong tindahan ay makikita nyo po ito sa bawat sulok nitong mga kabahayan. So dito sa gitna ng isla, meron pa rin po silang mga puno dito. Ayan. At ito naman yung mga banga na pinaglalagyan ng tubig na nagmumula sa ulan. Yun, yung mga tubig ulan ay napupunta dito. Ito po si Sir Alex, isa po siya sa mga subscriber natin na matagal lang nag-i-invite sa atin dito sa Kuwaming. Yan, maraming salamat po sir sa... Welcome sir, welcome sa isla namin. So yung ref na yon, galing pa yan saan?
Cordoba. Napansin ko mas kita yung mga gusali sa Cebu kumpara dito sa Bohol. Mm-hmm. Alin ba yung mas malapit? Cebu malapit or Bohol? Bohol siya, pero karamihan dito na dito. Lahat ng isda kan dyan eh. Kasi ito yung pinakasentro ng mga pamilihan, yung Cebu. So matapos lamang ang ilang kilometrong lakaran mula dun sa kalagitnaan nitong isla ay narating na po natin itong pinakadulo nitong Kwameng Island. Sa parteng ito ng isla, matatanaw po natin yung malaking bahagi nitong Cebu. Yun po yung nagtataas ang gusali na nasa Cebu City. At dito naman yung Cordova dito sa Mactan Island. At yung mga nagtataas ang gusali na nasa Lapu-Lapu City. Etong Kwameng Island ay matatagpuan po ito sa pagitan mismo ng dalawang probinsya. Doon po banda yung Bohol at dito naman yung Cebu. So dahil nga sa malayo na to sa mga nabanggit nating probinsya, kaya yung mga bangkang pumupunta dito ay kailangan pang arkilahin. Sir, nangingisda ka? Rabunbun. Ano yun? Basa-basa. Nangahakot ng lupa. Galing saan? Dagat. Dagat. So hinahakot nyo papunta dito. Para ano? Bahay. Para pagtatayuan nyo ng bahay. Ayan, so nakita nyo naman yung ilang mga residente dito na naghahakot ng buhangin na galing dito sa dagat at inilalagay dito sa ilalim ng kanilang bahay para daw hindi sila abutin. Kung halimbawa, nagkakaroon ng high tide. Saan tayo? Dito? Dito. Pupunta tayo ng kalentryo. Oo. Malayo ba? Malayo. So bago po natin marating yung sandbar sa gitna nitong isla ay bubungad muna sa atin itong kanilang high school. Ito yung sinasabi ko na dadaan na naman tayo sa mga parte ng bahay. Good afternoon po. Sa gilid lang nitong eskwelahan, makikita po natin etong pino at maputing buhangin. Ayan no. Mas pino pa yung buhangin dito kumpara dun sa Balikasag Island. Dito na po tayo sa parte nitong isla na kung saan wala nang gaanong bahay. Dahil nga etong bahaging ito ay eto na po yung parte ng sandbar na nagkokonekta dito sa parte ng isla na may mga kabahayan at dito naman sa dulo ng isla kung saan makikita yung sementeryo. Dito mas pino yung buhangin. Tara. So, etong part na to ng isla, may mga nakalibing dito dati. Oo. Bakit din yung sinabi? Ginaganon-ganon ko yung buhangin, hindi ko alam na sementeryo pala to dati. Tingnan mo naman, no? Yung mga tipak ng semento na nadaanan natin kanina, bahagi pala yon ng mga puntod na nandito dati. So, yung mga patay dyan, saan inilagay? Inilipat. Di ba kayo natatakot? Hindi. Pero napupunta kayo dito? Gabi. Gabi, napupunta kayo? Araw. Sabi nung bangkero namin na may mga magsyota daw na tumatambay dyan. Totoo ba? Oo. Wow! Sobrang lapad na itong sandbar. Tingnan nyo naman. So, etong mga damit na nandito, damit to ng mga patay. Oh. Ha? So? So, ayon dito sa mga bata, etong nagkalat ng mga damit na nandito sa sandbar ay damit daw to ng mga patay na inilibing dito. Tingnan nyo naman, no? Hindi ba kayo natatakot? Hindi. Sanay na kami. Sanay na kayo. Akala ko,
na yung mga damit na nadadaanan natin eh galing lang dito sa mga bahay. Pero ito pala yung mga suot ng mga patay na inilibing dito. Parang tumindig bigla yung mga yung balahibo ko nung nalaman natin yung kwento ng lugar na to. Kaya tabi-tabi po para sa mga nananahimik dito. Hindi po namin intensyon na gambalain kayo. Gusto lang po naming makita o ipakita itong Kuaming Island. Sa loob lamang ng ilang minutong paglalakad mula dun sa kabila nitong isla ay narating po natin etong bahaging ito ng sandbar kung saan makikita naman yung kanilang sementeryo. First time kong naka-encounter o first time kong nakakita ng ganitong isla na ganito yung sementeryo. Nasa sandbar mismo. Ayan. Yun yung naglalakad kanina. So makikita po natin dito sa ating likuran. Ayan, yung mga krus na nasa ibabaw ng mga puntod. Yung ilan sa mga nicho dito ay wala ng laman. At ayon sa mga nakausap natin, eh pag halimbawa daw nagkakaroon ng storm surge, ay tinatangay yung mga bangkay papunta dito sa mainland. Totoo ba? Oo. Panibagong lugar na naman ang ating na-explore dito sa bahaging ito ng Bohol. Grabe, yung Kuaming Island na tinangka nating puntahan nung una nating pagdating dito sa Bohol. Ayan, bagamat hindi yun natuloy, sa pagkakataong ito ay napuntahan din natin at nakita yung mga nandito sa isla. So ngayon lang natin nalaman na meron palang ganung sementeryo na sa mismong sandbar nakabaon yung mga alam mo na. So sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po kami sa susunod pa naming mga vlogs. Huwag niyong kalimutang like at share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Let's go.